ang pagsabi ng real talk, o kaya mawalang galang na, o kaya IMHO in my honest opinion, eh parang pagpindot ng hazard switch para makapag-warning na may bibitawang kang mga nakakasakit na salita. Hindi pwedeng magkamali ng sasabihin dito dahil maraming nagmamahal sa coaching to. Dapat magdahan-dahan, kumbaga mag-hazard. At tulad din ng pag-hazard, hindi yan guarantee na walang mangyayaring banggaan. Honda Civic ESI Social Wow, Civic Social. Minsan kilala din sa body code na Honda Civic EG. Yung mga kasabayan nitong Corolla, Lancer, Mazda, tsaka Sentra, ginagawang taxi. Eto hindi. Social. All power features nung early 90s. Social. Honda double wishbone suspension. Hayaan na natin na i-explain ng mga expert kung paano gumagana yan, pero para daw yan sa comfort and handling. At mas magastos daw i-manufacture kisa suspension ng auto mo. Social! Mas mahal din yung Civic ESI nung nilabas. Sa pagkakaalam ko, eto pinakamahal sa mga 1.6 noon. Binibili lang ng mga social! Siyempre, ang tuning at papogi potential, napakalaki. Ibig sabihin, ang daming piyesa na pwedeng ilagay. Original na Honda o aftermarket. Pag nakakabili ka ng mga bagay na ganyan, social! Honda Civic ESI, ang daily driver ng kolehiyalang konyo noong 90s. Honda Civic ESI, ang daily driver ng my crush sa kolehiyalang konyo noong 90s ngayong 2019. Yung mga may ganito, madalas hindi na original owner. Mga nangarap lang dati. Ngayong 25 years old at kaya na ng budget, nagbilihan na. Pwede rin yung mga konyo noon na binenta dati, bumili ulit ngayon para maalala yung panahon nung kabataan nila. At pag nagkaroon ka na nito, ang madalas na unang ginagawa ay ayusin, pormahan, o i-modify para lumakas, o lahat yan sabay-sabay. Honda yan bro, matiba yan bro, hindi nasisira yan, Japan number one bro. Pero tulad ng ibang kotse, nasisira din naman to. Ang mga sikat na problema nito, bubong na kinakalawang, sablay na idling dahil sa basta servo. Pagiging maselan sa power steering fluid, ATF, na dapat Honda branded lang, at saka... Bro, wala na to bro. Head gasket na yan bro. Palit makina ka na bro. Sa lahat ng yan, ang pinaka nakakabwisit na problema talaga eh, hindi sa kotse. Kung hindi, sa mga epal na tropang nagtatanong ng... Bro, ba't di ka pa nag-EK, bro? Bro, maganda dyan, kapitan mo ng B16, bro. Maganda dyan, lagyan mo sunroof, bro. Okay dyan, iturbo mo, bro. Ba't di ka pa nag-hatch, bro? Bro. 1.6 fuel-injected PH16 single overhead cam ang stock na makina. Etong Civic na to, nabiktima ng baha, kaya pinalitan ng may-ari ng D15 VTEC. JDM number 1! Mas matipid, mas malakas, daw, tsaka mas maganda tumunog. JDM na makina. So, malakas ba? Pare, D15, 20 cam loop, sumisibak ng B16 to, gagaw bawal! Hindi malakas, hindi mahina, ayos lang. Parang normal na auto lang na nakamatic tranny. Tapos eto, naka-sound setup, kaya walang sibakan sa Marcos Highway na magaganap. Yung driver naman kasi guys, he's a lover, not a fighter. Anyway, sa real world, yung D15 hindi naman nagkakalayo sa power ng original. Mas astig lang talaga kasi may VTEC. Tapos, yung nagsasabing, puta pare, mas malakas! Malamang, biktima lang ng tinatawag na placebo effect. Automatic to. Bakit hindi manual? Kasi gusto ng may-ari. Matik ang puta! Yung iba, sige, gusto manual. Pero preference lang yan eh. Kumbaga, yung iba gusto tabo over bidet. Eh yung may-ari, gusto bidet. His car, his rules pare. Yung double wishbone suspension, hindi ko rin ramdam ang pagkakaiba sa ordinaryong suspension dahil ang inaalala ko talaga ay yung hindi pagsayad sa humps dahil sobrang baba nito.
So, kailangan sumete sa humps, naka-sound system, kulang na lang isulat yung apelido ng driver sa bintana at saka magsabit ng jersey sa likod tulad ng 90s Pacboy. Yung preno, okay lang. Yung steering, okay lang din. Magaan. Smooth shifting ang automatic transmission. Sabi sa inyo, parang stock lang tong Civic na to. Parang ordinaryong kotse lang. Bukod sa occasional sayad action, maayos umandar, walang drama, walang problema. Ang kaso lang, hindi talaga natin maaalis ang usapang performance dahil sa kasikatan ng Civic SIR. Tsaka noong mga panahong lumabas ang Civic EG, sobrang bigati ng Honda sa Formula 1. Kakalabas lang ng NSX at bumibitek sa buong mundo ang engine technology nila. Pero hindi gaya ng iba na nag-concentrate sa pagpapalakas ng Civic nila, yung may-ari nito ang gusto lang maging pogi, magpatugtog ng 90s hits sa SQ sound system niya, tsaka gawing kumpleto ang Civic niya. Hindi naman sa hindi kontento sa stock yung mga nagpapaganda ng ganito. Okay to in stock form. Bilang kotseng panggamit everyday, sobrang okay talaga nito. Yung mga may-ari lang, gusto lang siyang kumpletuhin. Pero, ano ba talaga ang Civic na kumpleto? Kumpleto? Hindi ba yun yung umaandar at matino? Di ba kumpleto yun? Mali. Mga kaibigan, sa mundo ng mga panatiko ng auto, may tinatawag na builds. Yung build, yun yung literal na may binubuo mula sa isang base car na sa kaso dito, Civic, isa sa mga pinakapopular na platform pagdating sa mga builds dahil sa dami ng pwedeng variation nito. May mga tema yung builds, hindi lang racing-racing. May show car build. Meron ding tinatawag na balik original o stock restored. May iba, gusto yung version na hindi lumabas sa Pilipinas. Marami pa mga subcategory niyan. Lalo na pagka yung mga tunay na panatiko ang kakausapin. Eto, ang gustong ma-achieve ng may-ari nito ay yung tinatawag na catalog build. Ibig sabihin, kung anong burloloy na nasa catalog, balak niyang isalaksak sa kotse niya. Ang kailangan sa mga ganito, matinding koneksyon, sipag sa hanapan, tsaka yung salitang na tinatawag na passion. JDM number one! JDM number one! Ay, nako, Junjun. Ano ba kasing obsession sa JDM yan, ha? 4 人でするスポーツ Ferio Civic Ferio Honda Primo から Karamihan sa mga pyesa galing sa mga kotseng pinagdumaan sa Japan. Pero huwag nyo namang isipin na backward tayo tsaka nagiging tambakan tayo ng basura ng Japan. Kasi buong mundo nakaabang sa surplus nila. No? And on that note, gusto ko lang sabihin, arigato thanks, Japan. JDM Power. Itong Japan kasi, baliktad. Yung pang domestic market nila, yun yung mas maganda. Hindi katulad sa atin, pucha, yung export quality yung maganda. Samantalang yung naiiwan sa local, yung mga reject pang export. Anak! Anak, buksan mo pinto! Jun! Jun! Ma, ano yun? Ano ibig sabihin nito? Ma naman, istorbo eh. Nakita ko to sa kama mo. Kawa, pagpe-pray over kita. At least di nagda-drugs. Akin yan, ma. Hanggat may pyesa na wala ka pa, hanggat may nasusuyod ka pa sa mga surplusa na jackpot parts, hanggat may mga pyesa na biglang lumalabas sa mga for sale section sa kalawakan ng internet, hanggat kaya ka pang utuin ng hype ng mga magazine, mga video sa YouTube, sa mga forum, saka mga tropang BI, tuloy ang ligaya. Ang point eh, hindi limit ang perang nasa bulsa mo. Pag-iipunan mo, kahit mag-instant noodles ka pa boy, o kaya fishball for life, mabili lang yung spoon gauge na yan. Para sa mga katulad ni Jason, ang kotseng ganito ay hindi lang pampasok sa trabaho o kaya panghatid sa mga nililigawan niya. Ang kotseng to, extension din ng pagkatao niya. Yun na nga, kanya-kanyang trip yan. Kung yung iba may koleksyon ng comics, koleksyon ng relo, koleksyon ng sapatos, ikaw naman, JDM, JDM. At anong mapapala mo? Pride and joy. Okay game, explain mo yung mga JDM catalog goodies dito sa EG Motol. Tawag ito, headliner ko, match dito sa interior ko, yung upuan, yung sidings, yung backboard, may center, yung mga seatbelt, center seatbelt. Pinili ko talaga yung Japan version. Basically, yung Japan kasi pals, pareho lang din ng PHDM, so yung center console, meron din naman dito. Although ito, original na ano na left hand drive. Meron kasing right hand drive na version to. Tapos okay. Ito, yung mga vents na yan is original left hand drive.
So sa US version yata to galing, pero Japan version kasi ganyan. So mirror image again. Gauge ko is Stockwell, PHDM is the same with JDM. Yung manubela ko lang talaga yung pinalitan ko dito na para sa mga original. Pero ito, mahal pa rin siya kasi Mooncraft design na ginamit sa Japan touring car ng Mugen tsaka Honda. So, ito yung same style pero suede yun. Ito kasi leather na. Rare pups to. Oo. Tsaka mahal. Mahal siya. Fog light switch, yan. Medyo mahirap makahanap yan. Tapos... match yan dun sa fog light na nasa harap. Oo. Na JDM din yun. JDM number one! Sa normal na tao, pare-pareho lang. O kaya sa mata ng AirPods mo, halimbawa, kung ano-anong junk ang binibili mo. Pero sa mata ng mga hardcore, yung konting variation tsaka detail ang magdedetermine kung legit yung auto mo o kotseng chipanga. Tindi pa sa akin ng mga Honda boys na talagang catalog. Tapos sagad sa accessory talaga na... kasi marami pang pwede nga idagdag dito na accessory, like yung mga Honda Access na abubot, yung tinatawag nila, yung mga ultimate matic. Yung mga ibang kilala mong nagganyan, mga ilang magkano na yung mga inabot ng mga ganyan nila? May mga milyon na umaabot na ganyan, lalo na yung mga sagad magporma. Yung ganyan na kultura, hindi naman limitado sa Civic yan. Kahit ibang modelo ng kotse ng tropa mo, motor ng kuya mo, garden ng tita mo, maski mga cellphone ng utol mo, inaayusan tsaka ginagawang project eh. Project, ganun talaga. Tumanim sa isip na kailangang ayusin yung Civic dahil sa hype ng mga pinupuntahang Grand Eyeball ng car club. Nandyan din yung mga ginagaya sa mga nakikitang picture sa magazine na galing Japan. Hindi yung porn ha? Mga napapanood sa internet na video na galing Japan. Hindi rin yung porn ha? Pero para sa tunay na panatiko, mas nakakalibog makakita ng JDM na Civic kaysa mga JDM na video na may pixel. JDM number 1! Kung tutuusin, yung mga social noon na naging first owner ng mga ESI, nag-move on na sa mga mas bago, mas mamahalin, tsaka mga mas social na sasakyan. Kung ang habol noon ay ang social na image nito, ngayon naman, ang habol na ay yung potential maging built not bought. Pinamana ng social na driver sa may-ari na naniniwala na mas importante sa pagiging latest and greatest yung aspetong nagagawa ng kotse mo, yung kailangan niyang gawin, tsaka yung kung anong nabibigay nitong pakiramdam sa mga sumasakay. Ngayon, pag may goal na build tulad ng kotse na to, ang mas kumpleto ba equals mas maganda? Sa may-ari, syempre, oo. Sa mata ng mga bumabanat ng real talk, in my honest opinion, tsaka mga pasimpleng haters, sasabihin niyang mga yan, na hindi mo talaga maaabot ang perpektong Civic at laging may kulang dyan. Kasama dyan yung mga rektang babanat ng ambadoy ng build mo, rice boy ka, napaka-tasteless, na parabang dapat umayon ka sa panlasa nila. Hindi ka pwedeng maging balat sibuyas and at the same time, hindi rin dapat maging sarado ang isip mo kasi baka may sense din naman ang mga pinagsasabi nila. At the end of the day naman, ikaw din ang magpapasya kung solve ka na sa mga nagawa mo. Pero lagi mong tandaan, kahit hindi mo makumpleto yung perfect setup, ayos lang yan. Okay lang, dahil yung proseso talaga ng pagkukumpleto ng auto, yun yung kumukumpleto sa'yo.